Sa Mark 2:27, anong unawa mo sa not man for the Sabbath? Anong unawa mo dyan, kapatid? Not okay, man sir. For the Sabbath. Sige, anong unawa mo dyan? Ang akin pong masasabi dyan, sir, ay naunawaan ko po dyan, yan na ang Sabbath ay ginawa para sa tao. Hindi ginawa ang tao para sa Sabbath. Yun nga. Ano ang ibig sabihin ng hindi ginawa ang tao para sa Sabbath? Ano ibig sabihin nun? Ito po. Kasi po, sabi ko po na hindi ginawa ang tao para sa Sabbath. Dahil po, sabi dyan sa first line na ginawa ang Sabbath para sa tao. Ano naman po yan, sir? Naintindihan po yan na ang Sabbath ay ginawa para sa tao. Hindi ginawa ang tao. Ano nga ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nung hindi ginawa ang tao para sa Sabbath? Ano ibig sabihin nun? Ang purpose doon, sir, ay ang ibig sabihin dyan ay opposite po sa first line na ang Sabbath intended talaga siya para sa tao. Hindi ang tao. Ibig sabihin, sir, ito. Dahil po ang purpose ko po ay i-share ko lang po ang aking nababasa at ngayon po inuulit ko po na binabasa ngayon sa atin. So ito po, dahil po ako ay naniniwala na ayon po sa Biblia, sa Genesis chapter 2 verses 2 to 3, and on the seventh day God ended His work and He rested on the seventh day, sanctified it, and He blessed it, and He rested on it. So sa Exodus po, chapter 20, verses 8 to 11, remember the Sabbath day to keep it holy. Ako po ay naniniwala na ito po ay utos ng Diyos. Remember the Sabbath day to keep it holy. So marami pong salamat. Dito lang po ako muna para po sa ganon si Sir Jando ay baka meron po siyang i-share tungkol po dito sa aking mga sinasabi. Okay, so dito muna ako sa for clarification lang. Ititest natin ngayon kung open-minded ka ba o sirado isip, ha? Kasi sa mga SDA kasi, tinitraining kaming maging sirado ang isip. Yeah, gusto ko subukin ngayon kung open-minded ka ba o sirado isip. Babasahin ko na itong sinabi dito ni Trent Sherry. Sabi ni Trent Sherry, tama ba na dahil nabasa ang salitang tao sa Mark 2:27 at ito'y tinatawag sa Greek na anthropos or anthropon, lahat ng tao sa buong mundo na kaagad ang tinutukoy? Mali. Mali. Yan po ay fallacy na tinatawag nating haste generalization. Nag-conclude ka sa maliit lamang na information. Halimbawa, meron akong nabasa sa isang dyaryo na may tao, anthropos, na namaril. Ibig bang sabihin lahat ng tao sa buong mundo sinapian ng demonyo kasi nabasa ang salitang anthropos? Malaking hindi. Tama. Sa newspaper, kung sakali may sinabi, may isang tao binaril. Yung tao doon, anthropos din yun. Ha? At yung anthropos sa Greek, mankind. Ibig sabihin ba, yung buong mankind ang pinagbabaril? Tama si ano? Sino to? Trent Sherry. Sabi niya, halimbawa, sa Biblia, meron tayong mababasa na anthropos, sinapian ng demonyo, o tao, sinapian ng demonyo, anthropos yan. Ibig bang sabihin, lahat ng tao sa buong mundo, sinapian ng demonyo? Kasi nabasa ang salitang tao o anthropos? Malaking hindi. Ang teksto ay tama na ang Sabat ay ginawa para tao kasi yung mga Israelita ay mga tao yun. Hindi naman sila mga hayop. Okay. Test natin yung sinasabi mong anthropos ngayon dito. Ano?
Sa Mark 2:27, anong unawa mo sa not man for the Sabbath? Anong unawa mo dyan, kapatid? Not okay, man sir. For the Sabbath. Sige, anong unawa mo dyan? Ang akin pong masasabi dyan, sir, ay nauunawaan ko po yan na ang Sabbath ay ginawa para sa tao. Hindi ginawa ang tao para sa Sabbath. Yun nga. Ano ang ibig sabihin ng hindi ginawa ang tao para sa Sabbath? Ano ibig sabihin nun? Ito po. Kasi po, sabi ko po na hindi ginawa ang tao para sa Sabbath. Dahil po, sabi dyan sa first line na ginawa ang Sabbath para sa tao. Ano naman po yan, sir? Na naintindihan po yan na ang Sabbath ay ginawa para sa tao. Hindi ginawa ang tao. Ano nga ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nung hindi ginawa ang tao para sa Sabbath? Ano ibig sabihin nun? Ang purpose doon, sir, ay ang ibig sabihin dyan ay opposite po sa first line na ang Sabbath intended talaga siya para sa tao. Hindi ang tao. Ibig sabihin, sir, ito. Ibig sabihin... Bigyan kita sample para maunawaan mo ano. Ang headset ginawa para gamitin ng tao. Ano? Ang headset ginawa para gamitin ng tao. Hindi ginawa ang tao para sa headset, tama? Ano ibig sabihin ng hindi ginawa ang tao para sa headset? So, sa iyo po yan, sir. Ito po ang sagot ko, sir. Ginagamit ko logic. Mag-logic tayo kasi mahilig ka sa logic, sentido, kontekstual. Gagamitin ko yan kasi ang sentido, ang talagang nag-aaral ng sentido kontekstual, hindi naghanap ng letra for letra yan. Minsan, nabunggo si Elie Soriano, sabi niya, huwag kayong ganyan kung gumamit ng Biblia. Ang Biblia may lohika. Ang Biblia may sentido. Ang Biblia may konteksto. Hindi puro lahat ng katotohanan letra for letra mo babasa mo. At dahil nag-aaral ka ng sentido kontekstual, yan ang papatulan ko ngayon. Ano sir, ang ibig sabihin sir, ng hindi ginawa po ang tao para sa Sabbath? Excuse me po. I-correct ko lang po pala yung ano sir, yung sabi mo nasabi ko na ay nag-aral ako ng sentido kontekstual. Ako po ay meron po akong nag-aral po ako ng Bible contextualization pero hindi ko po sinasabi sir na ako po ay ito po ang patutunayan ko po ngayong hapon. Sinasabi ko po 'yan dahil meron pong mga pag-aaral ng context sa Bible na ayon lang po sa kanilang sariling unawa. 'Yun nga. Halimbawa, tinatanong kita bro dahil nag-aaral ka ng Bible contextualization, ano ang ibig sabihin ng not ang tao hindi ginawa para sa Sabbath? Ano ibig sabihin nun? Ito po ang akin sir, i-share ko po kung ano po ang akin na nakikita dyan. So, para sa akin, ang tao hindi po ginawa para Sabbath. So, meaning, hindi po sa pilitan ang taong ginawa intended for the Sabbath. Bakit? Kasi marami po mga tao na hindi po sumang-ayon at meron po mga tao na sasamba po na hindi po ang ikapitong araw. Yan po ang sinasabi ng Bible na ang Sabbath ay intended para sa tao. Hindi sa pilitan na ang tao ay talagang ginawa para lang sumamba sa Sabbath. Next. So meron po tayong freedom of choice. Pero ang tao para sa Sabbath. Hindi ang ang Sabbath para sa tao. Okay. May bunggo ka dun, ano? Sinong Bible scholar ang sumusuporta sa paliwanag mong yan? Sir? Sinong Bible scholar ang sumusuporta sa paliwanag mong yan? Yan. So, ang aking sagot dyan, sir, is hindi po ako nagsasabi, wala po akong sinasabi kanina na meron po akong binabanggit na Bible scholar. Binasa ko po ang Biblia, sir, at nabasa ko po doon na ang Sabbath ay ginawa para sa tao. Hindi ang tao ginawa. Wala po akong binanggit, sir, na meron po ako ganito po mga scholars. Ako po sir, bilang isang Seventh-day Adventist po sir, more on Bible and Bible alone po kami talaga sir. Yun. Ito dito nyo makikita ang pinagkaiba ng Bible alone sa hindi Bible alone. Marami kasi mga SD, mga nanonood ngayon, marami kasi mga SD kasi pilit kaming ginagawang Bible alone. Dito nyo makikita ang pinagkaiba ng Bible alone sa hindi Bible alone. Okay.
Eto, gagamit ako ng Biblia, no? Sa Biblia to, easy to read version. Mark 2:27. The Sabbath day was made to help people. People were not made to be ruled by the Sabbath. Tama ba to? Basahin niyo po, sir, sa Greek. Eh, but teka, ba't mo kulilig ko sa Greek? Eto, yes, kaya ko nga tinatanong kita sa sentido kasi ang author ng easy to read version ay isang Bible scholar. Dahil sa Greek, mahirap unawain yung Greek, yung King James Version masyadong malalim, kaya hindi mo nga kaya ipaliwanag kung bakit not man for the Sabbath, hindi mo kaya ipaliwanag yon kasi nahihirapan ka doon, kaya gumagamit ako ng gamit ng version na Bible scholar ang gumawa para maunawaan natin ano ibig sabihin ng not man for the Sabbath. Ngayon, ang sabi ng Bible scholar, ang ibig sabihin ng not man for the Sabbath, people were not made to be ruled by the Sabbath. Ayan na. Ang tao hindi ginawa para mapasailalim sa Sabbath. Gaya ng sinample ko, ang headset hindi ginawa para sa tao. Ang tao hindi ginawa para sa headset. Ang headset ginawa para gamitin ng tao. Hindi ginawa ang tao para sa headset. Bakit? Ang tao ang mamimili kung anong headset ang gagamitin ko. Kung gusto mo yung sayo na isisiksik mo dyan sa tenga mo, bahala ka. Eh kung gusto ko yung ganito, bahala ako. Walang problema. Kasi hindi naman tayo ginawa para sa headset eh. Tayo ang mamimili kung anong headset ang susuotin natin. The same as that. People were not made to be ruled by the Sabbath. Bakit ang mga SDA ruled by the Sabbath? Pakisagot. Okay, so thank you so much, no? Sir, ang mga SDA, hindi po kami ruled by the Sabbath. Ah, hindi. Kami po ay sumusunod sa 10 utos ng Diyos kasama po ang Sabbath. Sabi mo. Ngayon po, tanungin ko po kayo, sir. Bakit po hindi kayo sumusunod sa 10 utos? Dahil hindi naman 10 utos, Sabbath ang topic natin ngayon. Huwag mong idama yung 9 na utos. Sir, meron pong Sabbath sa 10 utos. Yes, yes, merong Sabbath sa 10 utos at based on my observation since I was in SDA, hindi namin kayang tindigan ang 7th day Sabbath na hindi namin idadamay ang 9 na utos. Tama ba ako? Hindi mo kayang tindigan ang Sabbath, hindi mo idadamay ang 9 na utos? Sir, kasama po ang hindi. Sabbath sa 10 utos. Ang tanong ko po, yes, sir. Yes, tama. Wait lang. Sa utos Diyos. Tama na ang Sabbath, ang 7th day Sabbath ay kabilang 10 utos. Tama nga yun. Tama yun. Pero, gaya na sinabi ko, bakit hindi kayang tindigan ng SDA ang 7th day Sabbath without using the other commandments? Bakit? Kasi ang Sabbath ay kasama, sir, sa 10 utos. O ngayon? Hindi po pwede iwanan natin ang siyam at ang isa lang. Hindi. Kailangan. Specific ang ating topic, Sabbath. Huwag mo idadamay yung hindi Sabbath. Sabbath. Ngayon, bakit hindi kami under sa Sabbath? Yun ang dapat itanong mo kasi yun ang topic natin. Bakit hindi kami susunod sa Sabbath? Binasa mo kanina yung Exodo 20, versikulo 8. Bakit hindi mo binasa yung verse 2? Kasi po, ang pinatutunayan ko po ang Sabbath. Meron bang Sabbath sa verse 2, sir? Ah, yun. Okay, yan. Tinatan niya. Obserbahan ninyo kung nasa sentido pa ba ito magsalita. Sir, Sir Jando. Kulingin. Ito po. Oh, ano? Kayo na po. Na, sir. Kayo na po ang nagsabi kanina na gusto niyo Sabbath. Oh, yan nga. So, pinabasa niyo sa akin yung verse 2. So, ano po ba ang gusto niyong malaman doon sa verse 2? Okay. Palitan ko na lang yung tanong. Saan sa Biblia natin mababasa iniutos ang pangingili ng Sabat? Saang talata? Sa Exodus chapter 20 verse 8. Okay, sa chapter 20 verse 8. Ngayon, 20 verse 8. Sa verse 2, sinong kausap sa verses 8 to 11? Basahin po natin, sir. Basahin natin ang verse 2. Hindi na siya makasagot ng diretso. Okay, basahin natin sa Exodo chapter 20 verse 2, ang sabi ay ganito. Yan.
Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Tanong, sinong kausap sa 8? Mga tao po. Sinong tao? Mga tao po. Sinong tao nga? Marami po sila, sir. Sinong ang tao? Sinong ang tao? Hindi ko po alam, sir. Kasi hindi mo alam. Binasa. Ulitin ko, ha. Binasa ko na, eh. Ulitin ko pa ulit. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto. Tanong, sinong tao kausap? Marami po sila, sir. Sinong pero sila? Pero gusto mong... Yan ang sinasabihan ng Diyos. Mga Israelita dyan po. Ayan. Ang sinasabihan. Yan ang gusto ko. Straight. Huwag mo akong likuin sa tao. Huwag mo akong likuin sa tao. Specific, sir, sentido ka. Ngayon, dahil inaamin mo na ngayon na ang Sabat inutos pala sa Israelitas, kapag sinabi ko ang Sabat ay inutos sa mga Israelitas, tama ba ako o mali? Tama po kayo. Yun. Yun ang gusto ko. Ngayon, tanong. Doong inutos ng Diyos sa mga Israelita ang Sabat, kasama ba ang Pilipino doon? Ang Sabat kasi, sir, kasama na lahat yon. Kasi hindi. Sabi sa Mark 7, ang Sabat ay ginawa para yun. Sa tao. Okay. Hindi ang tao ginawa para sa Sabat. Balikan kita sa Marcos 2. Pwede sa Marcos 2. Balikan kita, ha? Mamaya na. Sabi mo lahat ng tao kasama. Tanong. Meron bang Pilipinong naalipin sa Ehipto? Kasi ang sabi sa verse 2, ang tinutusan ng mangilin ng Sabat, yung inilabas sa pagkaalipin sa Ehipto. Tanong, ang mga Pilipino ba naalipin sa Ehipto? Sir, sa Marcos 2:27, ang gusto mong itanong sa akin. Ah, sige, Marcos 2:27, ayaw mo sagutin to, ha? Babalikan kita dito ngayon. Sa Marcos 2:27, at trust tayo sa verse 24. Po, excuse me po, sir. Ano? Ano? Ito po kasi, gusto niyo po magtanong sa akin, sabi mo, puntahan mo ako sa Marcos 2:27. Oh. Eh, bakit bumalik kayo doon sa Egypt? Doon po kayo magtanong. Gusto niyo sa akin, sir, sa sige. Marcos 2:27, magtanong kayo na magtanong dyan. Sinong, sige. Sino ang kausap ni Kristo sa Marcos 2? Sino? Mga tao po. Sinong tao? Sir, gusto ko pong malaman ninyo na ang magkausap ni Kristo ay mga tao. Sino tao? Ako po ay nakasama po ako sa sinasabihan sa Marcos. Sige, kasama ka raw. Sige, basahin natin. Tingnan ninyo, kasama raw siya. Marcos 2:24, ang sabi dito, at sinabi sa kanya ng mga Pariseo, narito, bakit ginagawa nila sa araw ng Sabat ang hindi matuwid? Tanong, sang-ayon ka ba na ayon sa 24, mga Pariseo, ang kausap ni Kristo? Na, nandun po sa talata, sir. Mga Pariseo, ngayon, ikaw, kasali mo, kasali ka, Pariseo ka ba? Kasali po ako dahil tao po ako, sir. Yes, sa Pariseo ka. Tao po ako, sir. Hindi, Pariseo ka ba? Hindi. Ikaw talaga, dishonest ka pag tinatanong ka ng ano, no? Ito, sabi dito sa Marcos 2:24 verses 24 to 27 to 28, ang kausap dyan ayon sa sentido. Kasi nag-aaral ka ng Bible contextuality, di ba? Ayon sa contextual ng Marcos 2:24 to 27, tinatanggap mo bang ang kausap ni Kristo yung mga Pariseo? Oo o hindi? Marami po, sir. Hindi lang po mga Pariseo na tagapakinig doon. Marami po mga taong andun po. Sige, babasahin ko yung 24, ha? Balikan natin yung ano. Basahan mo po ako ng talata, sir, na mga Pariseo lang okay. Po ang andun. Ito, babasahin natin. At sinabi sa kanya ng mga Pariseo, narito, bakit ginagawa nila sa araw ng Sabat ang hindi matuwid? At sinabi niya sa kanila, kailan man bagay hindi ninyo nabasa ang ginawa ni David nang siya ay mga ilangan at magutom, siya at ang kanyang mga kasamahan? Kung paanong pumasok sa bahay ng Diyos ng panahon ng dakilang saserdoting si Abiatar at kumain siya ng tinapay na itinalaga na hindi matuwid kanin maliban na sa mga saserdote lamang at binigyan pa rin niya ang kanyang mga kasamahan? At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Tanong, sino tong kanila?
ang tinutukoy rito? Yung kausap ni Kristo po. Sino yon? Sa panahon ni Kristo po, yung mga Pariseo po. Ayun! Kasali ka doon. Kasali ka sa mga Pariseo. Kasali po ako sa Hindi. Ang sinong kausap? Umamin ka. Maraming nanonood sa'yo ngayon. Ang kausap ni Kristo ba lahat ng tao o mga Pariseo? Sa panahon ni Kristo, mga Pariseo po. Yun. Pero ako po, iwala. Tanong! Nasa panahon ka ba ni Kristo? Nasa panahon ka ni Kristo na sabihin niya yan, wala? Sir, madali na yung sagutin. Wala. Oh, yun, wala. Ba't mo sinasabing kasali ka? Ngayon, okay. Tanong, okay, sige. Sinong Bible scholar ang sumusuporta nang kausapin ni Kristo ang Pariseo? Ang kausap niya, hindi lang pala Pariseo, kundi lahat ng tao sa mundo, gaya ng Amerikano, Inche, Kapon. Sa mong Bible scholar nabasa yan? Sir, kagaya na pong na sinasabi ko sa inyo, binasa ko po ang Biblia, wala po akong binanggit na Bible scholar. Ayun. Based on private interpretation. Okay. Hindi na ako magpipilit kasi... Base po sa talata po. Sabi sa talata, tao. Hindi po base sa talata nga. Ang kanila, sinong kanila na sinabi ni Kristo na ang Sabat ay ginawa sa tao? Sinong kanila yan? Sinagot ko na po yan, sir. Pariseo. Anong sagot ko? Pariseo. Ang sa panahon ni Kristo, mga Pariseo po. Pariseo. Tanong, ang Pariseo, Israelita o dili? Ang Pariseo, Israelita o hindi? Mga Israelita sila, sir. Mga Hudyo sila. Ayun. Kasama na po lahat. Ngayon, at dahil Israelita naman, saan mo nabasa na ang Sabat ay inutos? Inutos ha? Inutos sa ibang bansa, kasama Pilipinas. Saan mo nabasa? Give mo isang talata. Ito po, ang sagot ko po. Sabi po sa Ten Commandments na remember the Sabbath day. Wala pong sinabi dyan na sa Amerika, wala pong sinabi yan na sa ibang bansa. Ayun. Yan po ay para sa lahat. Based sa konteksto. Po, sir, bilang isang Seventh-day Adventist, ako po ay naniniwala sa paniniwala ng Seventh-day Adventist na ang Sabbath ay isang moral law at kasama po dyan ang ikasyam na utos. Pati na ang Sabat, pangsampo. Kung mabasa ko sa Biblia na ang Sabat ay ibinigay lamang sa mga Israelita, tatanggapin mong wala kang alam sa Biblia. Basahin niyo po. Okay, babasahin ko ha. Ezekiel tayo. Gusto niyo Ezekiel 20:12 at Ezekiel 20:20? Babasahin ko sa Ezekiel 20:9. Yan. Oh, Ezekiel tayo. Tingnan natin kung hindi ba ito yung mahirap sa SDM mga kabuntos. Kahit andyan na ang konteksto, kinukuhit na sila ng konteksto, nagpapabingi-bingihan pa rin. Ito. Sir. 29. Ito. Sabi dito, ngunit hindi ko ito ginawa dahil ayaw kong malagay sa kahihiyan ang pangalan ko sa mga bansa. Ito ha, may comparison to. Bansa. Sa ibang bansa at saka sa Israel. Sa mga bansa, sa palibot na nakaalam na inilabas ko ang mga Israelita sa Ehipto. Tuloy. Kaya pinalaya ko sila. Sinong sila? Israelita. Sa Ehipto at dinala sa ilang. At do'y ibinigay ko sa kanila. Huwag mong sabihin pati sa ibang bansa. Binigay ko sa kanila ang mga utos at mga tuntunin ko na dapat nilang sundin para mabuhay sila. Ipinatupad ko rin sa kanila ang araw ng Sabat. Sino yung inutusan? Tatanong po kayo, sir? Sino yung inutusan dito? Ayon dito sa konteksto. Kung talagang nag-aaral ka ng biblical context, ayon sa konteksto, sino ang binigyan dito ng Sabat? Yung Israelitang inilabas sa Ehipto o pati yung nasa ibang bansa? Sa panahon po dyan, sir, ang sinasabihan po dyan ay yung mga taga-Israel. Ngayon, mga Israel. Bakit hindi inutos ng Diyos dito sa ibang bansa ang pagingili ng Seventh-day Sabbath? Hindi po binanggit sa unang mga verses na binasa mo na yan ay Sabbath para na hindi binigay sa ibang bansa. Ipinatupad ko rin sa kanila ang araw ng pamamahinga. Basahin natin sa ang dating Biblia, baka hindi mo naintindihan yung araw ng pamamahinga.
Bukod dito'y ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat. Oh, sabat yan, ha? Wag mo sabihin walang sabat dyan. Ngayon, tanong, bakit ayon sa talata ang binigyan ng sabat yung inilabas lamang sa Ehipto, hindi dinamay ng ibang bansa? Okay, so, thank you. So, ito po, kasi sila lang po ang nandoon. Sila lang po sila? Ang binigyan. Wala po, sir, hindi po, ang nag-agresan dira, sir, is ang mga tao po na kung saan yung mga tao nandoon, ang mga Israelites. So kung sasabihin mo bakit na hindi po ito sinabihan na para sa ibang bansa, punta po tayo, sir, sa Ten Commandments. Kung meron po bang sinasabihan na para lang sa mga Israelita. Oh, balikan naman natin ang Ten Commandments, Exodus chapter 20, verse 2. Tanggap mo ba na ang kausap dyan ay yung mga inilabas sa Ehipto? Tanggap mo? Yes naman po. Oh, sino yon? Israelita o hindi? Yes naman po, Israel. Oh, may ibang bansa bang din ano inilabas sa Ehipto maliban sa Israel? Hello po? May ibang bansa ba na inilabas sa Ehipto maliban sa Israel? Sabi sa Biblia, Israelita po ang inilabas sa Egypt. O yung, sa ngayon ka ba na ang inilabas sa Egypt, yun ang inutusang mangilin ng Sabat? Sir? Sangayon ka ba nang inilabas sa Ehipto silang inutusang mangilin ng Sabat? Yes po. O ngayon, dahil sila inutusan mangilin ng Sabat, nasaan yung sa ibang bansa? Dinamay mo. Sir, meron po akong binasa sa inyo. At ay, maliwanag malayo po. Yun. Sige nga, bigyan mo ako. Bible scholar na nagsasabing ang ibig sabihin ng Marcos 2:27, pati mga kano, pati hapon, pati insect, pati Pilipino, mangilin, inutusang mangilin ng Sabat. Sige, saan mo? Yung 2:27, hindi yung utos, ha? Hindi yung utos. Hindi yung utos. Ginawa pa sa tao. Tama, kasi tao naman mga Israelite talaga. O, Deuteronomy 5:15. Ito nyo makikita. Ayan, o. Sabi sa Deuteronomy 5:15, iyong alalahani na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto at ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Ang inutusan, specifically, biblically, ang inutusan ng inilabas sa Ehipto. Yun ang mga Israelita. Idadami mo ibang Pilipino. Ang gagamit mo sa aking katwiran, yung Marcos 2:27. Kaya bigyan kita ng follow-up dyan. Sinong Bible scholar ang nagsasabi na ang Marcos 2:27, pati ibang bansa inutosang mangilin ng Sabat? Sino? Ang binanggit po dyan, sir, ang sinabi po dyan sa Marcos 2:27 para sa tao. Ako ay, po, palusot, ilang... palusot yan, bro. Bro, hindi yan, ang, hindi yan tanong ko sa'yo. Yung, alam ko yung katwiran nyo dyan, dahil sabadista rin ako dati. Ginagawa nyo yung termino ng tao para ang katoliko tao maloko. Din. Katoliko din po ako dati, sir. Ay, katoliko ka. Eh, kung katoliko ka, sino father ng katoliko? Marami po. Sino? 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 Marami ba? Sabi mo marami. Sino? Bigyan ka ng kahit isa. Kahit isa. At asan ang ebidensya mo? Ito na yung makikita, ha? Ako, umalis ako sa SDA, alam ko yung kanilang mga sagot, alam ko na nauunawaan ko SDA, umalis ako. Siya, sabi niya, galing sa Katoliko. Tingnan natin ngayon kung nauunawaan ba niya ang Katoliko nang siya umalis. At dahil ako, kaya kong ipagmalaking SDA ako dati, kasi nauunawaan ko ang SDA, alam ko yung kanilang katwiran, alam ko yung kanilang mga sagot. Ikaw, dahil Katoliko ka, inatwiran mo sa akin, ako din, dahil ako Katoliko. Sige nga, sino yes, ang po, founder ng Katolik? Sino? Ayon po sa record na sinasabi dito, ang founder po ninyo ay ito po. Aha. Ay sino? Siguraduhin mo, ha, kay Coco, tatanungin kita diyan. Kung talagang Katoliko ka. Baka the history. Oh. The history of the Catholic Church is the formation events and transformation of Catholic Church through time. The tradition of the Catholic Church claims the Catholic Church began with Christ Jesus and his teachings.
The Catholic tradition considers that the Catholic Church is the continuation of the early Christian community established by the disciples of Jesus. Tanong ko po dito. Yun. Meron po akong tanong. So, kay Jesus pala galing. Sabi mo marami. Inyo, sir, inyo po ito. Patatawag po natin itong kaya, sir. Kapag... Hindi amin yan. Yeah. Sino yung imprimator niyan? Sa history po ito ng Catholic Church, sir. Sino yung imprimator? Sabi mo kasi amin yan. Sino yung imprimator niyan? Sir, hello. Oh, sinong imprimator niyan, bro? Sabi mo kasi sa Catholic yan eh. Sige, bigyan mo ko. Sinong imprimator niyan? Sir, ayon po dito sa history, sa Catholic Church, ayon lang po sa tradisyon. Sino nga imprimator niyan, bro? Hindi ko po, hindi ko po, ano sir, hindi ko po authority ang magpaliwanag kung sino po. Aaminin mong ang binabasa mo ay hindi librong Katoliko. Ito po ay, dito po ay, na masasabi dito sir, na the Catholic Church. Hindi. Ang binabasa mo ba, libro Katoliko o hindi? Ang binasa ko po ay Wikipedia po. Ayun, Wikipedia. Di pala librong Katoliko. So hindi amin yan, huwag mong ibintang sa amin yan. Talaga. So ano po ang, sir? Okay, sige. Ito po ang tanong ko. Ano po ang supporting text niyo dito na sinasabi o the tradition lang ng Katoliko. Claims the Catholic Church, according to the tradition. The tradition of the Catholic Church claims the Catholic Church began with Jesus Christ, not from the scripture. According to the... Ano yan? Pakibasa nga ulit. The tradition of Catholic Church claims the Catholic Church began with Jesus Christ. According to this, the Wikipedia po nagsasabi po, ang tradisyon ng simbahang Katoliko, nag-claim sila that the Catholic Church began with Jesus Christ. Not the scripture, not the Bible. May nilagay dyan na not the Bible? No. Sinabi ko po, sir, na wala po dito na mayroong supporting text sa Bible. Okay, buti na lang inamin mo na ano na inamin mo na ano na na wala pa lang term not in the Bible. Okay, ito. Sabi kasi dito, ito 2 Thessalonians chapter 3 verse 6 King James Version. Now we command you brethren in the name of our Lord Jesus Christ that you withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly and not after the tradition which he received of us. Yon. So, ang mga apostol pala, nagtuturo ng tradisyon. Ang tawag namin dyan sa amin, apostolic tradition. No? Ano pa? 2 Thessalonians chapter 2, verse 15, therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught. Whether by word or our epistle. Ano ba yung tradisyon? Ano yung tradisyon sa Tagalog? Ito na nga. At panghawakan ninyo ang mga katuruang ipinasa namin sa inyo. Yun pala ang tradisyon, yung pagpapasa. Kaya nga meron kami oral tradition, written tradition. Yung written tradition namin, yun ang Biblia. Yung oral tradition, yun yung mga turo ng mga sinaunang Kristiyano. Gaya ni Bishop Ignatius, one of the church father. Gaya ni Tertullian, gaya ni Timoteo, gaya ng ibang mga naunang mga Kristiyano. May mga sulat sila, nasa amin, wala sa inyo. Yun. Uh-huh. Yeah, tradition of the Catholic Church, kasi apostolic tradition. Tututulan mo ba yan? Nasa Biblia yan. Wala po ako nabasa, sir, na ano? Sinasabi dyan. Wala po ako nabasa, sir, na dito sa tradisyon ng Catholic Church na... Ano? Oh, ba't tumigil siya? Ako ba nawala o siya? Ako ba o siya? Ako ba yung nawala o siya? Okay. Kayo po. Ako nawala, ako pa lang nawala. Yung internet connection is not stable. Ako pa lang nawala. Okay. Oh, ako nga nawala.
Ako nga nawala. Okay, so continue tayo. Continue tayo, bro. Sige, sir. Bigyan niyo po ako, please, ng Bible support dito po sa sinasabi ng Wikipedia po, na sabi dito, the tradition of the Catholic Church. Meron po ba kayong Bible support na sabi dito na kayo ay nag-start mula kay Jesus Christ? Yes. Na meron pong saan po? Okay. Ito, unang-una, babasa tayo, Matthew chapter 16, verse 18. Doon natin mababasa si Kristo'y nagtayo ng iglesia. At wala namang Bible scholar na tumututol na ang iglesyang tinayo ni Kristo doon sa Jerusalem. Wala namang tumututol doon. Wala rin tumututol na ang iglesyang tinayo ni Kristo ay nagsimula first century. Wala rin tumututol doon. Wala rin tumututol na ang iglesyang tayo ni Kristo nakarating sa Antioquia. Wala rin tumututol doon. Wala rin tumututol na meron silang obispo kung saan sila mapunta. Walang tumututol din doon. At dahil walang tumututol doon, tingnan naman natin dahil wala na sa Biblia ang list of bishops. Yan ay, Bible alone, basura yung aral na yan. Bakit? Kung hanggang saan lang, yun lang, wala nang karugtong na information. Nang nakapunta ang iglesia doon sa Antioquia, may obispo sila doon. Sino kaya ang kanilang unang obispo sa Antioquia? Basahin po. Ha? Okay, babasahin natin kung sino ang unang obispo sa Antioquia based sa history. Yan, yan ang gusto ko. Yung talagang nagbabasa talaga tayo. Okay. So, silipin natin kung sino ba ang pinakaunang obispo doon sa Antioquia. Okay, silipin natin ang sinasabi sa history. Ganito ang ating mababasa. Dito sa Rise and Victory of Christianity, chapter 4, verse 34. Sino ang unang obispo sa Antioquia? 50 days after the resurrection of Jesus Christ from the dead, the Holy Ghost descended upon the apostles, and Saint Peter preached the first missionary sermon to a vast crowd of Jews. 3,000 souls entered the newborn church that day. The apostles at first confined their efforts to Jerusalem and the Holy Land, where numerous communities of fervent Christians soon grew up. But the persecution scattered the flourishing congregation of Jerusalem far beyond the boundaries of Palestine. This resulted in the establishment of Christianity in many pagan cities, notably Antioch, the intellectual and commercial center of the Orient. Saint Peter himself was the first bishop of this metropolis. Oh, yan. So ang pinakaunang bishop of Antioch, according to sa history nga, sir, ano ba? Sa history. May reklamo ka sa history? Bigyan mo po ako ng biblical proof dyan, sir. Biblical support po, saan po? Yun na nga, sinabi ko na kanina. Gawa 11:26, nakarating sila sa Antioquia. Gawa 20:28, mayroon sila mga obispo. Eh, sinipan din sino yung unang obispo sa Antioquia? Oh. Yun na, sinipin mayroon natin. Mayroon po bang binasa ninyo? Huwag mong kalimutan, kapatid. Ito nga sinasabi ko eh. Ano ang pinagkaiba ng Bible alone sa amin na hindi Bible alone? Kasi Bible alone kayo, kaya pagdating sa 11:76 ng gawa, kigil ng information nyo. Bakit? Dahil wala yan sa Bible na kasulat. Kaya nga sabi ni Soriano ng dating daan, hindi puro lahat ng katotohanan letra for letra ang mababasa mo. Ang kasaysayan ng Antioquia, hindi yan mababago kung hindi mo mabasa sa Bible. Ang nangyari ay nangyari na. Wala ka na magagawa doon. Nakarating sila sa Antioquia. Ngayon, tutol ka sa binasa ko? Tutol ka? Basahin niyo po sa Bible, sir. Hindi, tutol ka ba sa binasa ko? Na si San Pedro ang unang obispo sa Antioquia. Saan nga po? Tutol ka ba? Sabihin mo lang, tutol ka ba o hindi? Yes po. Tutol ka. Dahil tutol ka, using the Bible alone. Kasi ito, pagkumpara natin ng Bible alone sa hindi Bible alone. Using the Bible alone, sino ang unang bishop of Antioch? Wala pong na-record dyan, sir. So, hindi mo alam? Wala pong bishop na nakalagay po doon. Tanggap mo ba may bishop ang church? Oh,
kung po sir ang nagtatanong sa inyo po kung tanggap mo ba? Okay. Kinoklos kita. Tanggap mo bang may obispo? Wala. Po sir, kaya nga po sir, humihingi po ako sa inyo na... Hindi, tanggap mo ba? Hindi nga po, sir. Teta, babasa ako talata ng Biblia, ha? Babasa ako talata ng Biblia, Gawa 20:28. Babasa ako talata ng Biblia. Gawa 20:28. Yan. Sabi sa Gawa 20:28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Tanggap mo yan? Ano? Tanggap mo? Opo. Tanggap mo? Hello? Tanggap mo ba? Hindi ka marinig. Tanggap mo ba? Hello po. Oh, sige, go ahead. Hello? Oh. Ano sir? Ano po yun? Tanggap mo ba yun ako yung binasa ko sa Gawa 20:28? Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo. Tanggap mo yan? Sir. Tanggap mo ba? Dito po sa... Sir, tatanggapin ko po ito ayon sa nakasulat sa Biblia pero hindi ko yan po tanggap ayon sa paliwanag ninyo. Hindi, tanggap mo ba to? Obispo. May obispo. Tanggap mo. Po ang sabi ng Acts 2:28 pero hindi po sagutin mo muna. Wag kang lumiko, wag kang umiwas. Sagutin mo, tanggap mo ba? Yes, po, sir. Ito po ang sagot ko. Tanggap ko po, pero ayon sa nakasulat sa Biblia. Okay. Hindi po ayon sa inyong pagkaunawa. Oh, bahala ka. Bahala ka. Pero iko-cross kita para makita ng karamihan anong pinagkaiba ng Bible alone sa amin. Kaya ayaw namin ng Bible alone eh. Pag-cross kita, tinan nyo mga kapuntos ha, madi-dead end siya dito ngayon. Madi-dead end siya dito. Sabi dito, ang magpapakain sa iglesia ng Panginoon, mga obispo, tanggap mo hindi? Tanggap ko nga po na nandun sa Acts 20:28 pero hindi ko po ngayon, tanggap ayon sa... Tanong! Sino ang nagpapakain sa iglesia nang ito'y makarating sa Antioquia? Sir, ang gusto ko pong linawin kasi po eh. Hindi, sagutin mo. Sir, hello po. Sagutin mo bro. Sino ang nagpapakanin sa iglesia ng Panginoon sa Antioquia? Sino? Ayon po dito sa talata po. Sino? Okay, sagot. Sino ang nagpapakanin sa iglesia ng Panginoon sa Antioquia? Sino? Hello? Putol-putol man. Hello? Putol-putol. Putol-putol daw ako sa pandinig. Hello, sir. Hello. Putol-putol pa rin ba ako? Putol-putol ba ako dyan sa live? Hello? Putol-putol ba ako? Dulputol ako dyan sa live. Ano po yung tanong, sir? Ang tanong ko sa'yo, ayon sa Gawa 20:28 na sinang-ayunan mo, obispo ang nagpapakanin sa iglesia ng Panginoon. Nang ito'y makarating sa Antioquia, sinong obispong nagpapakanin doon? Hindi po yan ang aking pinatutunayan, sir. Hindi, sagutin mo. Kasi sinusubukan ko yung Bible alone mo sa akin kasi pag nagbasa ako ng history kasi... Sir, ito po, sir, ha? Sir Jando, ha? Oh. Ang topic po natin ay Sabat. Oo, kayo, babalik ka na ngayon. Ikaw yung unang lumiko sa Catholic. Ngayon, sunundan kita. Babalik ka Sabat. Nagtanong ka kasi, paano na yung patutunayan na kami yung tunay? Nagtanong ka kasi, nadala tuloy ako sa tanong mo. Ayan na, pati ako tuloy naliko. sige, balikan natin sabat. Sabat tayo. Balikan tayo sabat. Then naliko tayo sa iglesia. Ikaw kasi yun ang unang lumiko sa iglesia eh. Okay, so doon tayo sa ano? Sa sabat tayo. Balikan natin yung sabat. Hello? Narinig mo na? Narinig ako hindi? Mahina po yung signal, sir, dyan sa inyo po.
Mahina. Okay, tingnan natin kung mahina ba signal ko. Lakas naman bro, 940. Pag, sir, na ano po eh, parang putol-putol po. Nung nag-explain po kayo kanina sir, nung parang tumawa po kayo, parang hindi ko po maintindihan kung ano pong sinasabi ninyo po. Ah, okay. So, ayan, putol-putol pa rin ba? Bigla akong nagputol-putol. Yes po. Okay, dahil putol-putol pala tayo. Try. Okay, putol-putol. Putol-putol ba yung ano ko dyan sa live? Loud and clear ka bro dyan do. Sabi ni Chris Sarninho Ronday. Hindi putol-putol ang pagsasalita. Yung kausap mo, kunwari putol-putol kunuhay. Sabi ni J. Marlin Dajumtanhon Kagalawan. Oh, sabi naman ni Verifel Habasa ka rin, hindi ka choppy bro. Oh, sabi ni Elizar Bulala, okay man imong audio bro dyan do. Oh. Hindi po, hindi raw ano. Sabi ni Carillo Emil Jan Paliado, nabaratas kunwari putol-putol. Oh, hindi naman ako putol-putol daw bro sa live bro. Bro, hindi ako putol-putol. Yes, hindi raw ako putol-putol sa live. Paano naging putol-putol ako dyan sa'yo? Kasi sir, pag sabihin niyo po, kanyari gani kanina po, nung nagtanong po ako at nagtanong din po kayo, hindi ko po masyadong maintindihan po. Kasi po, parang naghang po yung poses niyo po dito sa Zoom po, dito sa akin na laptop po at iPad po. Ay, ang sa signal mo siguro bro, kasi sa akin dito okay naman daw eh. Sige sir. Sige, ako naman ang papaliwanag, ikaw naman ang magtanong. Okay sa'yo? Sige po sir, sige sir. Okay, ako naman ang papaliwanag at ikaw naman yung magtanong. Okay, eto no, unang-una, si Kristo, ang binigyan niyang authority ni Kristo para mamahala, hindi ang Biblia. Kaya yung Bible alone, hanggang ngayon, theory pa rin yun. Bible alone theory ang tawag dyan. O sinabing Bible alone theory, it needs to be proven. Dahil hindi napapatunayan. Actually, ikaw na dead end ka nga eh. No. Basta, Bible alone, laging dead end. Kaya kapag Bible alone ka, basa ka ng basa ng talata, kahit out of context, basa ng basa. Sabi ni Ray Ann Fuentes ng Baptist, if you don't know how to use the Bible, you can prove anything. Yun ang sinabi ni Ray Ann Fuentes. Kaya nga, at isa yan sa mga observations ko sa mga SDA, napakahilig nilang gumamit ng mga talatang out of context. Ngayon, ito tayo ngayon. Ginamit niya yung Stephen Keenan. Actually, yung Stephen Keenan, bro, wala pa yung ano, wala kang kopya niya sa original. Wala pang SDA nakapagpalabas ng original na kopya ng Stephen Keenan. Wala pa. Bakit? Kaduda-duda kasi yung mga referensya na ginagawa ng mga SDA eh. Kaduda-duda, alam mo kung bakit? Tingnan mo. Magbigay ako ng example kung ano yung mga pinagagawa ng SDA sa mga referensya ng natin. No? May mga pinagbabago sila. Halimbawa ito. Ito ba 'yon? Ito ngayon oh. Ayan oh. Isa ito sa mga referensyang ginagamit ng mga SDA pagliligaw. Ayan. Catholic Record, September 1, 1923. Sunday is our mark of authority. ... The church is above the Bible and this transference of Sabbath observance is proof of that fact. Ang sabi dito, Sunday is our mark of authority, ... Bakit naging ... Dahil bakit naging ... Kasi gawa-gawa. Ayan o. Ito yung ano, yung sinerch ni Kaburnok ng Factbusters PH kung saan nakapwesto itong Catholic Record, September 1, 1923. Ayan, nakuha oh. Ano, ayan, nakuha. September 1, 1923. Ano yung kinaresulta? Ayan, sinerge yung term na Sunday is our mark of authority. Ang sumabas, zero.
Ngayon, ito naman yung karugtong, the church is above the Bible. And this transference of Sabbath observance is proof of that fact. Ayun, nababasa sa baba nga. Pero yung Sunday is our mark of authority. Wala naman eh. Ha? Wala naman eh. Yan ang problema sa basa ng basa ng quotation. Hindi naman dino-double check up. Natural, lulukohin kayo ng mga authors nyo, ng mga aklat ninyo, kasi ang intention niya para yung magbasa na Katoliko maloko. Hala, nasa aklat pala namin to. Pero kapag nasili pala ang original, wala naman pala. Ayan o, Catholic Record, September 1, 1923. May nakalagay daw, Sunday is our mark of authority. Tapos ang karugtong, the church is above the Bible and this transference of Sabbath observance is proof of that fact. Nang silipin ng original na Catholic Record, September 1, 1923, wala pala yung Sunday is our mark of authority. O, anong tawag nyo dyan? Di ba sinungaling? Yan ang problema. Basa ng quotation without double checking. Nung nasa SDA pa ako, kinakalabang ko si Wendell Talibong, hinahanap ko yung nasa quotation ng lagda, sa likod ng lagda, yung quotations doon ng Catholic para isampal ko sana sa mukha ni Brother Wendell. Meron ako rito. Alam nyo anong naobserbahan ko? Ni isang, ano, walang kuha. Akalaan nyo, isa sa mga reference na ginamit, quotation na ginamit doon sa likod ng lagda, yung Americana Encyclopedia Artikulo Sabado. Ha? Kung saan daw, eh, kay Constantino daw nagsimula, ano ba yun? Yung ba yung nakasulat doon? Americana Encyclopedia Artikulo Sabado. Maghanap ka sa American Encyclopedia, Article Sabbath or Article Saturday, hindi mo mababasa yung nakalagay sa lagda. Hindi mo mabasa yun. Pag may kinuha man, pinutol-putol. Ang daming, daming lang putol-putol na pinagagawa eh. O, hanapin pa isa para yung ebidensya rito na pinag, ano nila, na pinuputol-putol nila. Halimbawa, yung sinasabi niyang Catholic Mirror, yung Catholic Mirror, September 23, 1893. Oh, yan. No? Eto. May ginamit dito yung isang Seventh-day Adventist na host. Sabi niya, ito yung binasa niya, oh. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Adventists are the only body of Christians with the Bible as their teacher, who can find no warrant in its pages for the change of the day from the seventh to the first. Hence, their appellation, Seventh-day Adventist. Yan yung nakasulat sa kanilang ano, binasa nila sa kanilang live programa. Ngayon, nung hanapin ni Kaburnok yung nakasulat doon, tingnan nyo. Bakit iba ang karugtong? Oh, eto ah. Basahin ko ah. Yung nasa baba, eto. Eto, yung sa baba. Eto yung binasa. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Adventists are the only body of Christians, blah, blah, blah. Ito yung original. Ito yung original. Oh. The Catholic Church, for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. We say by virtue of her divine mission because he has so called himself the Lord of the Sabbath, and whom all Christians pretend to believe, commanded all, without exception, to hear his church. Oh, asan yung karugtong to the Adventists are the only body of Christians? Nasaan yung karugtong? Iniba. So yung mga nakalagay sa mga quotation nyo, kasinungalingan lahat ng yan. Oh, ito naman. Ito ay nasa sa page 3 naman. Oh.
The Adventists are the only body of Christians with the Bible as their teacher who can find no warrant in its pages for the change of day from seventh day to the first. Ito ay nasa September 2. Hindi September 23. Nasa September 2. Eh bakit iniba? Bakit pinagdugtong? yung magkaibang version, bakit pinagdugtong nyo? Oh, actually, ito ebidensya. Ayan o. Oh. Iba yan o. Oh. Actual reference. Yung isa nasa September 23, 1893. Yung isa naman nasa September 2, 1893. Bakit pinagdugtong ang magkaibang edisyon tapos pinalitaw na isang libro? Oh, di ba panluloko yan? Ayan yung mga quotations nyo. Double check nyo yan. Yung Stephen Keenan. Ay, naku. Wala yan ang Stephen Keenan. Inaanap ko yan dati. Walang naibigay na record. Pinag-iiba-iba. Pinagbabago-bago ang mga reference. Tapos yung mga SDA, nandun na nakatutok sa quotation. Kaya si Jimmy Ranesis, nung debate ng dalawa ni Padre, napahiya. Asan ang ebidensya mo? Si Padre, dala-dala, libro talaga. Ang dala ni Jimmy Ranesis, bond paper na pinrint yung mga quotation, tapos pinalaminate. Yun yung binitbit niya, yung laminated na ano. Pinagtawanan. Alam mo bakit? Kasi pagputol-putol, ay nako, para lang yung ano, matod nila ako, diliangay. Mahilig sa putol-putol, may ayun, pinag-iiba yung mga ano. Tapos sabi nila, no scriptural authority. Anong no scriptural authority? Sabi ni Kristo sa Matthew 18:18, anuman ang ipahintulot nyo sa lupa. Basahin natin yun ha. Matthew 18:18. Sabi ni Kristo ganito, tandaan ninyo, anuman ang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Anuman. Pag sinabi ng Iglesia Katolika, bawal ang same-sex marriage, bawal talaga yon. Pag sinabi ng Iglesia Katolika, bawal ang divorce, bawal talaga yon. Pag sinabi ng Iglesia Katolika na bawal ang abortion, bawal talaga yon. Ganyan. Anuman, kahit di mo mabasa sa Biblia yung abortion, di mo mabasa sa Biblia yung same-sex marriage, di mo mabasa sa Biblia yung divorce, kahit di mo siya mabasa yung mga words na yan, as long as ipinagbawal yan ng Iglesia. Halimbawa, okultismo. Oh, hindi mo mabasa sa Biblia, bawal ang spirit of the glass, bawal ang shabu, bawal ang drugs, bawal ang yung human trafficking. Kahit na hindi yan basa sa Biblia letra for letra, as long as ipinagbabawal yan ng Iglesia, bawal yan sa langit. Yan ang authority na ibinigay sa Iglesia. Kaya ang Biblia, hindi yan ang haligi at saliga ng katotohanan. Ang haligi at saliga ng katotohanan, ang Iglesia. At ang ipahintulot nyo dito sa lupa, gaya ng ang aming ngayong pangingilin ng Lord's Day is Sunday, ay ipahihintulot sa langit. So, sino bang SDA ang tututol dito? Oh. Ngayon, authority ba yan? Authority yan. Kung basahin natin yan sa Amplified Bible, sa Matthew 16:19, the same yung binigay kay San Pedro, eto, I will give you the keys, authority. Oh, ano yung susing binigay kay San Pedro? Authority of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will have already been bound in heaven, and whatever you loose on earth will have already been loosed in heaven. O ano ba sa Tagalog yan? Yung authority na yan sa kabinigay ka San Pedro, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa, ipahintulot din sa langit. Yung authority na pagpapahintulot, pagbabawal, binigay yun sa Iglesia. Kaya, yung sinabi, no scriptural authority, choose nyo. Choose nyo scriptural authority. Binigyan na nga ng authority. Kung sa legal aspect pa yon, binigyan ng power of attorney. Bakit? Alam ni Kristo, pag akit niya sa langit, may mga mangyayaring development, dadami yung Iglesia, dadami yung problema. Kaya dadami yung mga doktrina. At dahil dadami doktrina, paano mag-aaproba ng doktrina ang Iglesia kung Bible alone naman pala? Walang approval of doctrine kasi Bible alone.
Kaya nga merong authority. May authority. Sila ang mag-a-approve. Ngayon, ano yung sinasabing change from Saturday to Sunday? Ano ibig sabihin nun? Hindi pinapakialaman ng Katoliko yung Sabat ng Israel. Actually, hanggang ngayon, ang Sabat ng Israel, Sabado pa rin. O, babasa ako na isang encyclopedia para to prove na hindi ako dumadaldal ng walang ebidensya. Si kapatid kanina, ang dami niyang daldal walang ebidensya. Wala rin siyang Bible scholar to prove his allegation. Pero ako, meron ako mga ebidensya dito. Ayan. Sabi dito sa The World Book Encyclopedia, Volume 11, page 95, Jerusalem is a city of three Sabbaths. Friday for Muslim, Saturday for Jewish, and Sunday for Christians. Kung pinakialaman ng Katoliko ang Seventh-day Sabbath, bakit hanggang ngayon Saturday pa rin ang Jewish? Ha? Ba't hanggang ngayon Saturday pa rin ang Jewish? Walang Christian na inutusang mangili ng Sabbath. Wala. Wala ha? Wala, wala, wala. Kaya noong taong 110 AD, ha? 110 AD, itong the third bishop of Antioch, nakapunta sila sa Antioch, ang first bishop, St. Peter, nang pumalit siya, wala nang alam ang Bible alone, sino ang humalili sa kanya? Wala nang alam. Tingnan nyo yung ano, yung mga, hindi naman, imposible naman walang kakalili. Nung namatay si Felix Manalo, may humalili si Iranio Manalo. Nung namatay si Iranio, may humalili si Eduardo Manalo. Nung namatay si Eli Soriano, may humalili si Daniel Rason. Nung namatay si Nicolas Perez, may humalili si Levita Cugulan. Meron may pagkahaliling mangyayari. Imposible yung walang pagkahalili. Si Kristo nga, nung umaki siya sa langit, sabi niya kay Pedro, pakainin mo ang aking mga tupa. Tatlong beses sinabi sa kanya. O, kalain mo? Sino ang direct successor ni Kristo? San Pedro? Simon, iniibig mo baga ako? Opo, Panginoon. Pakainin mo ang aking mga tupa. O, tapos, pangalawa, inulitan naman, iniibig mo baga ako? Opo, Panginoon. Pakainin mo ang aking mga tupa. Tatlong beses sinabi sa kanya. O, tatlong beses. Nung si Kristo umakyat na sa langit, ang kanyang kahalili si San Pedro na. Kaya ay posible hindi San Pedro ang unang obispo sa Antioquia. Ano ba naman to? Oh, yan ang pinagkaiba ng Bible alone, limited. Kung ano pa, limited edition. Limited. Nasa dead end na sila tayo, tuloy ang ating kaalaman sila, dead end na, hanggang dyan na lang kayo. Grade 6 lang kayo. Kami, tuloy kami sa college, sa high school. Eh kayo hanggang grade 6 lang kayo. Bakit? Hanggang dyan ang sinulat ng Bible eh. Hanggang dyan ang sinulat ng Bible. Year 100. Maximum of AD 100. Dyan sinulat ang Bible. After nyan, wala na nagsulat. Oh, yun nyo yung ano, sulat ni Bishop Ignatius of Antioch doon sa Christianos sa Smyrna. Oh, sa Biblia may Christian of Smyrna. Oh, ang nagsulat si Bishop Ignatius doon. Ano ba ang sulat ni Bishop Ignatius? Eto, ang kanyang sulat sa Magnesian. Sabi niya, if therefore those who brought up in the ancient order of things have come to the possession of a new hope, no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's day, on which also our life has sprung up again by Him and by His death. So dito pala, ang mga unang Kristiyano pala, noon pala sa first century, no longer observing the Sabbath. Pero ano yung pinalilito ng mga SDA? Mga Sabbath keeper daw ang mga Kristiyano bago dumating si Emperador Constantino. Kasinungalingan yun. Napakalaking kasinungalingan nun. Na nagsimula lang ang Sunday doon panahon ni Constantino, kasinungalingan yun. Dahil noong 110 AD pa lang, Christians have no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's Day. Oh, tututol ka, magbigay ka ng pantapat mo. Tapatan mo yan. Hindi yung tutol ka pero wala ka namang pantapat. Oh, sige. Kung tutol ka ba dyan, tutol ako. Sinong unang obispo sa Roma? Hindi ko alam. Abay, di pwede yun. Ano ba? Sasabihin ko sa iyo, ito external ko, color black. Sasabihin mo, hindi yan black. Eh, anong color ito? Alam nga, sabihin mo sa akin, ewan ko sa iyo. Bamalay ko. Hindi pwede yun. Magbigay ka ng sagot. Oh. Kung sinabi ko itong black, tututol ka, bigyan mo ako ng tama. So, wag mo sabihin, ewan ko. Wala akong alam kung anong kulay yan. Hindi pwede yun. Kaya yung isang joke,
Nagtanungan yung dalawang baliw. Sabi nung isa, 5 plus 7. Sumagot yung isa, 10. Sabi niya, ba't ka tumatawa? Akala ko hindi mo alam. O paano tututulan? Hindi rin niya alam ang sagot. O, say, kapag kanina na ang hilito, tinutulan ba naman yung first bishop of Antioch, si San Pedro? Eh, tinanong ko siya kung hindi si San Pedro, sino? Wala, may bigay na sagot. Sabi niya, hindi ko alam. Wala sa Bible. O, yan ang pinagkaiba ng Bible alone. Dead end. Dead end. O, ano pa sinabi niya kanina? Sabi niya, Sabbath, seventh day. Hindi mo ba alam na ang Sabbath sa Greek ay Sabaton at sa Biblia, dalawa ang Sabaton? Doon sa, ano? Doon sa Matthew chapter 28 verse 1. Ayan. Ang sabi dyan, Opse de Sabaton, te pepos causi, yismian Sabaton. Parehong Sabaton yan. Ayan, nung araw ba sinasabi sa 28 verse 1, hindi ba Saturday at Sunday? Isang Sabato na lumipas na at isang Sabato na nabubukang liwayway pa. O, ano ngayon yan? Nung kinausap ko yung isang SDA, dalawang Sabado daw yan. O, sige, dito tayo sa Lucas 24:1. Kahit basahin nyo yung Lucas nyo, Sunday yan. Natin sa Lucas 24:1. Ano ba yan sa Greek? Yan natin ha? Lucas 24:1, kung ano ba yan sa Greek? Kasi sa Bisaya, sa English, Sunday yan eh. Ano kaya sa Greek yung ano? Lucas 24:1. Ayun. Tedemiaton Sabaton. Sabat. Tinan mo tong Sabaton. Oh, Sabaton. The Sabbath. Oh. Lucas 24:1. Sabaton yan. Alam mo ba yon? Tiyak, hindi mo alam. Baka, kung alam mo man, ayaw mo lang tanggapin. Oh. Kahit sa ang version mo tingnan, Sunday yan, or first day of the week. Pero sa Greek, Sabaton. First day of the Sabbaths. First day, niyan. First day, Sabbaths, Sabaton. First day of the Sabbaths. So, hindi lang pala isa ang Sabbath. Kasi first day of the Sabbath, yun ang meaning ng first day of the Sabbath, is Miyan Sabaton. Miyaton Sabaton, Miyan Sabaton, first day of the Sabbath yan. Ngayon, ano pa yung sinabi niya kanina? Ba't yun? Marcos 2:27, not man for the Sabbath. Pero ano yung sabihin yan? Ayon sa Bible scholar, people were not made to be ruled by the Sabbath. Ayun. Yung anthropos, lexicon, mankind, mahina, mahinang argumento yun. Mahinang argumento. Kalain mo, mag nabasa mo, sinapian ng demonyo ang tao. Eh, ang tao doon, anthropos din yung anthropon, anthropos. Ano yung anthropon, anthropos? Ano yung sinapian ng demonyo na anthropos o anthropon? Using the lexicon na ginagamit niya, di ba mankind yon? Ibig sabihin ba, dahil sinapian niyang anthropos na yan, eh lahat tayo may sapi na, ay mali yun. Tama, yung nag-comment kanina. Fallacy ang tawag doon. Di ba nakabasa ka na ang Sabat binigay sa tao, deduct ka na kaagad, declare ka na kaagad, na yan ay mankind. Kung ganyan ka mag-declare, declare mo na rin. Nang inutos ng Diyos sa tao na gumawa ng ribolto, ha? Eh, di lahat tayo gumawa ng ribulto. Ba't hindi kayo gumawa ng ribulto? Oh, ngayon, sabi niya, wala siyang nabasa na para lang sa Israelita. Tinanong ko siya kanina, sino ba yung utusan nun? Sinabi niya, Israelita. May Pinoy ba doon? Wala. Wala naman pala eh. Ba't ka tutul? Hindi ko nabasa. Akala ko ba, nag-aala ka ng Bible context. Eh, letra po letra ka naman pala. Oh. Tawag Exodo 20, versikulo 8 hanggang 11, hindi niya binasa ang dos. Iwas siya ng iwas. Sinabi na nga sa dos, nang inutusan niyo, yung nilabas sa Egypto, sabi niya, wala naman nakalagay na Sabat sa verse 2. Ano ba naman klaseng kapilosopuhan niyang ginagawa mo? Sabihin mo na walang Sabat sa verse 2. And doon na sa verse 2, ang kausap nandun, i-contextualize mo. Kaya kung nga pag binasa yan, Exodo chapter 20, verse 2, then 8. Tandaan mo, ako ang Panginoon, naglabas sa inyo sa Egypto, ipangilin mo ang araw ng Sabat. Yun nga, ang kausap doon, yung nilabas sa Egypto. Ba't madadama yung hindi kasama? Oh. Cardinal Gibbons, ginayon niya sa Cardinal Gibbons na
may mga natuklasan si ano si kasi Kaburnok tungkol sa mga pinagagawa ng ano ng mga SDA kasi mayroong babasahin na si Cardinal Gibbs ang nilagay ng SDA sa kanilang ano sa kanilang babasahin is the Seventh Day Adventist is correct. Pero hindi pala yun ang sinabi-sabihin ni Cardinal Gibbons. Ang sabi ng Cardinal Gibbons, ang Seventh-day Adventist at ang mga Israelites be correct. No. Ano ibig sabihin nun? Kung ang tao, lahat ng tao ay Bible alone, malamang tama sila. Pero hindi nga tama yung Bible alone eh. Kahit sa among anggulo tingnan. Pag tinanong ko ito ng Bible contradictions, hindi ito makasagot. Bakit sa Matthew 1:16 si Jacob ang tatay ni Jose. Pero sa Lucas 3, si Eli ang tatay ni Jose. Answering, using the Bible alone, hindi mo niya kayang paliwanag. Bakit? Kasi yung Bible alone, wala yun, basura yung top, yung aral na yan. Tinan mo, pag tinanong kita, hindi ka na makasagot. Oh, tama, tinatanggap mo. Obispo, nagpapakanin sa iglesia ng Panginoon. Yes, tanggap ko yan. Nasa talata. Oh, tanggap mo ba? Karating sila sa Antioquia. Yes, tanggap ko yan. Nasa talata. Kung ganun, sino ang obispong nagpapakanin sa iglesia doon sa Antioquia? Hindi na makasagot. Dead end. Bakit dead end? Bible alone. Yun ang pinagkaiba. Kaya mga nanonood kayo ngayon, pag nag-Bible alone kayo, ganito lang yung nalalaman nyo. Ganyan lang. Bible alone kayo? Ganyan lang kayo. Gayon ng isa. Yung dating daan na nakatalakayan ko, dati, tanggap mo ba ng iglesia noon, napatuloyan hanggang ngayon? Oo. Tanggap mo ba, nakati sila sa Antioquia? Oo. Sino yung obispo nila doon? Kasi may obispo ang iglesia. Hindi na alam. Oh. Ngayon, tanggap mo ba, nagpatuloy yun? Oo. Nasaan na yun ngayon? Hindi rin alam. Puro na lang, ewan ko. Bamalay ko sa'yo. Bakit? Bible alone. Dead end. Ganyan lang ang Bible alone. Hindi sila ano. Oh, kapatid, may tanong ka? Magtanong ka. Hello po. Hello po, sir. Hello. Sige. Ayon po sa binanggit niyo pong mga references at mga talata po, ito po ang tanong ko kasi sinabi niyo po ang Bible alone ay wala 'yon. Tama po ba? Yes, wala 'yon. Actually, hindi nga turo sa Biblia ang Bible alone eh. So, alam po ba ninyo, sir, ang paniniwala ng Seventh-day Adventist tungkol po sa Bible and Bible alone? Yes, alam ko. Ano po, sir? Yung doktrina ay dapat galing lahat sa Biblia. Yun. Okay po. So, dahil galing sa Biblia, sir, meron po bang mali na ang mga tao na nag-aaral galing sa Biblia ay ibig sabihin mali na po? Ay, hindi yan. Mali yung tanong na yan. Ang itanong mo, tama ba na pag sinabing doktrina na wala sa Biblia, mali ba kaagad? Hindi. Hindi mali kahit ang doktrina mo wala. Tinan mo, ang SDA, naniniwalang SDA sa Trinity. Ha? Naniniwalang SDA sa Trinity. Bakit? Nabasa mo ba sa Trinity sa Bible? Hamunin kita, isang talata, Trinity, basahin mo. Kung makabasa ka ba. Kung naniniwala kayo sa Trinity. Oh. Sir, ganyan. Ano po ang pagkakaiba sa Trinity ng Catholic Church at Trinity ng pinaniniwalaan ng Seventh-day Adventist Church? Ang pinagkaiba ng Trinity sa Catholic Church at Trinity sa Seventh-day Adventist Church, ang Trinity nila, ang kanilang second divine person na si Jesus Christ ay anghel. Siya si Gabriel. Sa Catholic, hindi ganyan. Saan po mababasa, sir, sa libro ng Seventh-day Adventist Church? Tanungin mo sa mga pastor mo kasi hindi ko natandaan yung aklat na yun. Nabasa ko lang yun eh. Tanungin mo sa mga pastor mo, saan, ba tayo naniniwala ang mga Seventh-day Adventist na si Gabriel at si Kristo iisa lang? Tanungin mo yung pastor mo. Meron po ba kayo, sir, na nabasa sa amin doctrine sa Seventh-day Adventist, number 2, which is the Godhead, na sinasabi dyan na ang si Gabriel ay, ang sinasabi dyan sa Godhead na Trinity ay kasama po doon si Gabriel, sir? Ang doktrina ng SDA hindi lang nakabatay doon sa Fundamental of the 28 na ngayon. 28 Fundamental Belief of the Seventh-day Adventist. Dati 27 lang yan dati. Ngayon 28.
hindi lang nakabase doon. Tanungin mo nga yung pastor mo para sila mabigay ng sagot sa'yo. Ba't ang SD naniniwala na ang si Jesus at saka si Angel Gabriel, Angel Miguel, Saint Michael pala, Saint Michael the Archangel at si Kristo ay iisa lang? Tanungin mo sila. Sila mabigay ng sagot sa'yo. Kasi po, binanggit nyo po, sorry, na... Oh, binanggit ko, kasi yun naman talaga ang turo sa inyo, pero di ko lang naalala kung saan aklat ko nabasa yon. Tanungin mo yung pastor mo, bakit ang SDN naniniwala na si Jesus at Saint Michael the Archangel ay iisa lang? Tanungin mo, pastor mo dyan. Saan nga po, sir, sa aming libro o sa aming 28 fundamental beliefs, nasabi dyan sa number 2 beliefs na about sa Godhead. Saan po mababasa dyan? Sinabi ko na sa iyo kanina na hindi lang yung fundamental belief ang batayan ninyo. At sinabi ko rin kanina na hindi ko natandaan kung anong aklat yung binasa ko. Mas maganda, tanungin mo yung pastor mo para alam mo kung bakit ang SDN naniniwala na si Miguel the Archangel at si Jesus ay iisa lang. Yan, ang opya ng aral sa saksi ni Jehovah. Tanungin mo, pastor mo, sila pasagutin mo, wag ako. Sige po, dahil sinasabi ko na nangopya ng aral sa saksi ni Jehovah, saan po sa aming doktrina na kinopya namin ang aral namin sa saksi ni Jehovah po? Okay, dahil nauna ang saksi ni Jehovah ang magturo na si Jesus at si Michael ay iisa lang. Sa aming doktrina po, saan sa aming doktrina? Sinabi ko na sa iyo na hindi ko natandaan kung saan aklat yon. Mas maganda yung pastor mo ang tanungin mo, bakit naniniwala ang SDA na si Saint Michael the Archangel at si Jesus ay iisa? Kinopya sa saksi ni Jehovah. Bakit? Nauna pang saksi ni Jehovah sa turong yan. Kasi sabi niyo po kinopya sa saksi ni Jehovah. Saan aming libro, sa aming aklat, na kami po ay nangopya sa saksi ni Jehovah po? Sinagot ko na nga, nauna pa ang turo ng saksi ni Jehovah dyan sa inyo. Ang tanong ko po, saan? Ay. Saan sa libro? Sinagot na rin kita kanina, hindi ko matandaan kung saan aklat. Basta tanungin mo na lang yung pastor mo, bakit ang SDN naniniwala na si Jesus at si Michael the Archangel ay iisa lang? Tanungin mo sila. Sa makatuwid po ay gawa-gawa nyo lang po. Hindi ko gawa-gawa yan, maliban na lang. Hindi ko gawa-gawa yan, maliban na lang pag itinanggi ng pastor mo. Saan nga tanungin po mo yung pastor mo? Kasi kayo po ang nagbanggit. Sinagot na kita, hindi ko natandaan kung anong aklat yon. Tanungin mo yung pastor mo. Sir Jando, sinabi niyo po sa akin na nangopya kami. Yes, nangopya kayo. Nauna ang saksi ni Jehovah dyan. Sa aming libro na kinopya namin sa saksi ni Jehovah. Ay, bro! Saan nga po? Yung paliwanag kong yon, pati ba naman yung babasahin mo yung paliwanag ko? Gaya na sinabi ko kanina, naunang nagturo ang saksi ni Jehovah dyan sa SDA na yan. Okay, so dahil yan po ang paliwanag ninyo, rerespetuhin po natin yan. Sunod ko pong tanong tungkol po sa sinasabi niyo na ang Sunday ay sabi dito sa Luke 24:1 na sabi dito tedemia ton sabaton antro bateos epetu mena elson perose hetoi mesan aromata. So sabi po dito sa Greek, sa first line niya, sa Mark 24:1 na tede meaton sabaton. So ang meaning po ng mia is first day of the week. So sabi po dito, however, the first day of the week. So ang tanong ko po dito, nakalagay po ba dito, sir, na ito po ay seventh day of the week? Ay, wala akong sinabi 7 day of the week. Yan ang problema sa SDA. Makabasa lang ng Sabato nang nasa isip ka agad automatic 7 day of the week. Wala akong sinabi kayo ng 7 day of the week. Ang sinabi ko kanina, sa Lucas 24:1, nakalagay dyan Sunday yan. Pero sa Greek niyan, Sabaton yan. Sabaton. May yan Sabaton.
first day of the Sabbath. Sinabi ko yan, wala akong sinabi seventh day. Ayan ang problema sa SDA. Makabasa lang ng Sabbath o Sabaton, automatic ka na sa isip seventh day. Huwag kang mag-assume. Okay? Nagtanong lang po ako, sir. Oh, yung tanong mo mali. Yan. Wala akong sinabing ganyan kanina. Mm-hmm. Sige, sir. Next question, sir. So, dahil sabi mo dito ay ang Sabaton ay first day of the week. Sabi mo dito, first day of the week. Saan po ba kanina sa pinipresent ninyo na nagpapatunay na ang Sunday po ay pinakabanal ng Diyos? Yung ano, yung pagbuhos niya doon sa Day of Pentecost ng Holy Spirit. Yun. Pinakabanal na yun. Nasa Acts chapter 2, binuhos niya yung ano, yung Holy Spirit doon sa Day of Pentecost. Kaya nga yung mga apostol, ang salita ng iba't ibang wika, dahil doon niya binuhos eh. Sunday yun, Pentecost Sunday yun, hindi yung Pentecost Saturday. Pentecost Sunday, nang binuhos ng Diyos, ang Holy Spirit. O, ano ba tawag mo doon? Hindi ba blessing yun? Hindi ba pagbabasbas yun? Ewan ko na lang okay, sa inyo. So, hindi kita pwede ko kayo maniwala na pagbabasbas yun. Sa amin, pagbabasbas yun. Meron po ba kayong mababasa, sir, sa New Testament? Yun na nga, na Acts chapter Sunday. 2. Acts chapter 2. Pentecost nangyari yon. Pentecost. Sir, sa di ko ano yung Pentecost. What day is the Pentecost? Search natin ha, para hindi ako magmukhang ano rito ha. Ayan. Ito, tinitinan ko rito, Seventh-day Adventist Church Biblical Research Institute. Is Michael another name for Jesus? Basahin mo to para malaman mo na paniniwala talaga ng SDA, si Michael the Archangel at si Jesus ay iisa lang. Oh. Yan na, basahin mo ito ha. Is Michael another name for Jesus? Seventh-day Adventist Church yan. Oh, sige. Bigyan lang kita ng idea. Iba pong topic na yan. Oh. Ito ngayon. Ito ngayon. Pentecost. Yan, sir. What day? What day is Pentecost? Para malaman mo kung anong day yung Pentecost. Ayan, oh. What day is Pentecost? Sunday. Give me. Give. Yan. So, maliwanag dyan, pag sinesh mo yung Pentecost, ang lalabas talaga Sunday. Walang Pentecost Saturday. Ang Pentecost is Sunday. At yung pagbuhos ng Holy Spirit, contextualize kasi, ang pagkakalam kasi, ang kalaban ko ngayon, nag-aaral ng biblical context. Hindi ko akalain pag naipit, maglilipat sa letra for letra lahat. Pentecost nga binuhos yung Holy Spirit eh. Sir, sa Pentecost binuhos. Sir, lang po ang naglagay ng words doon na ako po ay mahusay ng sentido. Kapatid, kahit na anong palusot, kahit na anong palusot sabihin mo, sinabi mo ako kagabi, sumasagot ako kagabi, bigla mong ininsert, nag-aaral ka ng biblical context. Kumbaga, yung sagot ko, hindi yata tugma doon sa unawa mo, kaya mahusay pa sa akin to. Yan ang sinabi ko sa mga tao kagabi. Alam mo, nagustuhan ko yung bisita natin. Kaya ako, mas magaling sa akin yun. Umaandar yung gana ko pag yung katunggali ko, nararamdaman ko mas malaki ang nalalaman kasi sa akin. Umaandar yung gana ko. Dahil akala ko, biblical context ka, hindi ka maghanap letra po letra, pero ngayon, ipit ka na yata masyado, puro ka na letra po letra. At ulitin ko naman sa'yo, hindi mo ako mafo-force sa letra po letra, dahil unang-una, ang haligit sa ligan ng katotohanan, iglesia, hindi Biblia. Pangalawa, hindi kami Bible alone. Huwag mo kaming itulad sa inyong na Bible alone. Yun. Hindi dapat tanong, may talata ba? Saan mabasa? May talata. Hindi kami Bible alone, kapatid. Huwag mong kalimutan yan. Pwede akong sumagot? By reality. Kasi maraming ginawa ang Diyos sa history, wala sa Bible. Next. Okay, so thank you so much, sir. Ang akin naman pong sunod na tanong ay, kung si Kristo ay binago niya ang Sabat, ang ikapitong araw patungkol
papunta po sa unang araw ng Sanlinggo, ng isang linggo po. Ito po ang tanong ko po, sir. Meron po ba kayong support na talata na sabi ni Kristo na wala na po yung sinabi niya na 10 utos kasama ang Sabat po? Ano mo, nagtanong ka sa akin na hindi ko sinabi kanina. Unang sinabi ko kanina, naglabas ako ng reference na the World Book Encyclopedia, Jerusalem is a city of 3 Sabbaths. Friday for Muslims, Saturday for Jews, Sunday for Christians. Tapos tatanungin mo ako saan nababasa na tinigil na. Patuloy nga sa Israel eh. Kahit punta ka pa ng Israel ngayon eh. Sinabi ko na yan kanina. Iba naman ang tanong mo ngayon. Ano yung pangalawang tanong mo? Tatlo yung tanong mo kaya sa akin ngayon. Tatlo yun eh. Una, pangalawa, pangatlo. Sa ano yung tatlong tanong mo? Yung ikatlo? Ito po, sir. Kasi po, binanggit niyo po kanina na tatlo ang Sabat. Sabi niyo po, ito ang Sabat. Sa Jerusalem? Sabat ng mga Israelites, Sabat ng Muslims, at ito po ang tanong ko, sir. Ang Sabat ba na sinasabi ng ika-apat na commandment sa 10 commandments, sinabi ba doon ni Kristo na yung Sabat na yan ay hindi para sa lahat ng tao? Eto, yung Sabat na 4th commandment, hindi si Kristo ang nagsasalita doon. Ano ba to? Paano mo tatanong sa akin, sinabi ba ni Kristo na yung Sabat na yon, babasahin ko ulit ang Deuteronomy chapter 5 verse 15. Tila yata naliligaw ka sa mga katanungan mo. Eto, Deuteronomy chapter 5 verse 15. Kanino ba inutos ang pangingili ng Sabat at iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto? Ang kausap pala, yung naalipin sa lupain ng Ehipto, Israelita yon, hindi Pilipino. At ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo, hindi ninyong lahat ng mga tao. Ang sabi, ipangilin mo. Sinong mo? Yung inilabas sa Ehipto. Ipangilin mo ang araw ng Sabat. Ba't mo dadama yung hindi kasali dyan? Kaya nga sabi ni Bishop Ignatius, ang Christians have no longer observing the Sabat, but living in the observance of the Lord's Day. Kasi, yung mga tanong mo, hindi yan sinabi ko kanina. Sige, ikutin nyo. Sige po. Kasi po, sabi niyo po kasi na ang mga Seventh-day Adventists po ay nagbabase lang po ng Bible and Bible alone. Kaya nga kanina po, ang una ko pong tanong sa inyo, sir, na kung may mabasa ka na sa aming libro na kung saan sinasabi po ng libro namin na ang Bible and Bible alone po ay mali. Ngayon po, binasahan niyo po ako ng... Wala akong sinabi na sinasabi sa libro niyo na ang Bible alone ay mali. Ang sinabi ko kanina sa mga nanonood ngayon, obserbahan niyo ang pinagkaiba ng Bible alone at hindi. Yung bisita natin SDA, Bible alone siya. Tingnan mo yung mga argumento niya, dead end. Tanggap niya, may obispo. Tanggap niya na nakapunta sa Antioquia. Tanungin ko siya ngayon, sino ang unang obispo sa Antioquia? Wala nang may sagot. Dead end. Yun sinabi ko kanina. Kaya pangit yung aral na Bible alone dahil dead end pag naipit na sa kasaysayan. Di na makasagot. Yun sinabi ko kanina. Wala akong sinabi na mababasa sa aklat nyo na pangit ang Bible alone. Wala akong sinabing ganun. No? Hindi ko talaga. Ayusin mo yung tanong mo. Sige, sir. So, thank you so much. Ito po. Meron po ba kayong mababasa, sir, sa New Testament? Sa New Testament po, na nawala na po yung utos ng Diyos doon sa mga Israelita at hindi na po applicable sa atin ngayon. Sinabi ko lang nga kanina eh.
Hindi namin pinakialaman yung Sabat ng mga Israelita. Actually, hanggang ngayon, sabi sa Encyclopedia, Jerusalem is the city of three Sabbats. Friday for Muslim, Saturday for Jewish. Kung pinakialaman namin yon, sinasabi namin wala na yon ngayon, eh dapat sana hindi na nagsa-Saturday yung, ano, yung mga Israelite hanggang ngayon. Andyan yan, wala akong sinabing na, tinigil na, wala akong, tanda nila yan, yan na kanilang walang never ending covenant sa Panginoon niyang Sabat na yan. Ikaw talaga, iba yung sinabi ko, iba yung tanong mo, ayusin mo yung tanong mo. Okay, sir, thank you. Alam ko po na sinasabi niyo po na ito pong Sabat ng Israel, ito pong Sabat ng Israel ngayon ay para lang sa kanila. Yes, kasi para yun naman talaga. Kinonfirm mo yan kanina nang binasa natin ang Exodo 20 versikulo 2, Laktaw 8 hanggang 11, kinonfirm mo. Tapos Malakias 4:4 kagabi, kinonfirm mo rin yon na yon ay para sa buong Israel, buo. Wag mong dagdagan. Kinonfirm mo rin yon. So sa Deuteronomy 5:15, ito inutos sa kanila inilabas sa Ehipto, kinonfirm mo rin ito. Tinanong kita kanina, pag sinabi ko ba na ang Sabat ay inutos sa mga Israelita, tama ba ako? Mali, sabi mo tama ako. Oh. Kaya huwag mo sabihin na ako, akin-akin lang yun. Kinonfirm mo lahat yun. Pati Biblia nagko-confirm. Dahil sabi niyo po na sa Israel, kapag ba ang Israel lang sinasabihan po, ibig sabihin po sila lang yun talaga, para lang sa kanila po yun? Pag specific na sa kanila lang, sa kanila lang. Halimbawa, si Solomon. Inutusan si Solomon na gumawa ng pagpatayo ng templo. Sa kanya lang exclusive yon. Nung inutusan si Moises na gumawa ng ahas na tanso, exclusive sa kanya yon. Nung inutusan si Kristong magpakamatay, sa kanya lang exclusive yon. Eh kung anong utos sa kanila, exclusive sa kanila. Tingnan mo yun, ito, dagdagan natin ng isang talata. Dagdagan ko pa, isa lang talata to prove my proof. Colossians 2:16. Ito, basahin ko para may ebidensya talaga ako, no? O, mga nanonood ngayon, sundan nyo ang basa ko, ha? Sundan nyo. So don't let anyone criticize you for what you eat or drink or for not celebrating Jewish holidays and feasts or new moon ceremonies or sabbats. Sa Tagalog, huwag nyo ngayang i-criticize kayo kung ano man ang inyong kinakain. Bakit? Ang mga Hudiyo kasi pakialam mero kung anong kinakain nyo. Huwag nyo hayang i-criticize kayo kung ano man ang inyong kainin o inumin or for not celebrating o sa hindi ninyo pangingili ng mga Jewish holidays, ng kanilang piyesta, ng kanilang bagong buwan na seremonya at ng Sabbats. Oh. Ilan po bang Sabbat alam ninyo, sir, sa Biblia? Ha? Ilan po bang Sabbats ang alam ninyo sa Biblia? Ay, ang pagkakaturo sa akin, sa SDA pa ako, may tatlo. May weekly Sabbat, may monthly Sabbat, at may yearly Sabbat. So ano po bang ibig sabihin ng Sabbat na sinasabi po dyan sa binanggit niyong talata po? Sabbats, lahat. Plural nga eh. O balikan natin na. Oh. So don't let anyone criticize you for what you eat or drink or for not celebrating Jewish holidays on feasts or new moon ceremonies or Sabbats. Plurals. Kasama po ba ang Sabbat sa ikaapat na utos, sa sampung utos dyan? Yes, kasi hindi naman under ang mga taga-Kolosa sa seventh day Sabbat, mga hintil to. Ang mga hintil, hindi under sa utos na pangingilin ng Sabat. Bakit po si Apostol Pablo ay nangingilin pa rin ng Sabat, sir? Wala. Punta na sa langit. Ha? Si San Pablo nangingilin ng Sabat sa langit? Wala ko lang ganun. Kwento. Sir. Walang ganun. Just
Excuse me po. Oo. Bakit po, ang tanong ko po hindi po ganyan, bakit po si Pablo ay nangangaral ng, pumunta po siya sa Sabat, sa sinagoga, pumunta po siya ng sinagoga sa Sabat, at siya po ay nangingili ng Sabat. No? Wala! Ay... Wala! Kasinungalingan yan! Babasa ko talata to, prove na kasinungalingan yung sinasabi mo. Sabi dito sa ano sa Acts chapter 20 verse 7, sabi ganito. We met on Sunday to worship. Kaya kasinungalingan 'yon. We met on Sunday to worship and celebrate the Master's Supper. Ano? Punta sa sinagoga. Ba't siya pupunta sa sinagoga? Tiwalag siya. 1:9:22. Ganito ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil sa kanilang takot sa mga pinuno na mga Hudyo, sapagkat pinagkaisahan na ng mga Hudyo na ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo ay ititiwalag. Ano daw? Ititiwalag. Saan? Sa sinagoga. Kaya anong ginawa ni Apostol Pablo sa sinagoga? Ay, di magbasa tayo kung anong ginagawa ni Apostol Pablo sa sinagoga. Ba't siya nandoon? Acts chapter 18 verse 28, for with his strong arguments he defeated the Jews in public debates by proving from the scriptures that Jesus is the Messiah. Ba't siya nandun? Nakikipagdibati siya. 18:4, tuwing araw ng Sabat, si Pablo ay nakikipagpaliwanagan sa mga sinagoga. Okay. So, ano po ang ibig sabihin sa 26:5, sir? Yung sinasabi sa verse 6. Yan. Okay? When Paul saw that some of the group were Sadducees and the others were Pharisees, he called out in the council, "Fellow Israelites, I am a Pharisee, the son of Pharisees. I am on trial here because of the hope I have the dead that the dead will rise to life." Asan dyan? Chapter 26 verse 5 pagit, sir. Chapter 26 verse 5. Okay. They have always known, if they are willing to testify, that from the very first I have lived as a member of the strictest party of our religion, the Pharisees. Oh, asan yung ano dyan? Sabi mo na serving the Sabbath. Ito po, sir. Philippians 3:5 pagit, sir. Okay, Philippians 3:5. 3:5 ng Philippians. I was circumcised when I was a week old. I am an Israelite by birth of the tribe of Benjamin, a pure-blooded Hebrew. As far as keeping the Jewish law is concerned, I was a Pharisee. Oh, ano yung tanong mo dyan? Ito po, sir. Ano po ang ibig sabihin ni Paul, sir, nung sinabi niya po dito na si Paul ay nag-practice po siya dito sa mga talatang ito sa pag-observe sa 7-day Sabbath every week. Ah, ang ibig sabihin niyan, nung nasa Judaism pa siya, sinusunod niya yung Jewish law dahil siya ay Pariseo. Oh, sa Tagalog. Sabi sa Tagalog, sapagkat noong 8 pa lamang ako ay tinuli na ako. Isa akong Israelita na mula sa lahi ni Benjamin. Oh, sabi niya, kaya kung pagiging tunay na Hudyo ang pag-uusapan, talagang tunay akong Hudyo. At kung pagsunod sa kautusan ng mga Hudyo, ano daw? Sa utusan ng mga Hudyo, Jewish law yung kanina eh. Sa utusan ng mga Hudyo naman ang pag-uusap, talagang sinusunod ko ito dahil Pariseo ako.
Kung tungkol naman sa sigasig na pagsunod ko sa relihiyon ng mga Hudiyo, inusig ko ang iglesia. Walang maiipintas sa akin pagdating sa pagsunod sa kautusan. Dahil sinasabi niya, nung siya ay nasa iglesia pa ng Judaism, sinusunod niya yung kautusan, mali na nagawa sa kautusan ng mga Hudiyo nung nandoon pa siya. Inaamin niya naman talaga yan sa Galatia 1.13. Basahin ko sa Galatia 1.13 ha. Ito sabi ni Apostle Pablo sa Galatia 1.13. For you have heard of my former conduct in Judaism, how I persecuted the church of God beyond measure and tried to destroy it. Yun pala. Former pala yun. Yung nasa Judaism pa siya, former Judaism pala siya. Nang sabihin niya ito, hindi na siya Judaism. Ngunit nung nasa Judaism pa siya, pinipersecute niya ang iglesia ng Panginoon. Ayun pala. So tama talaga yun. Walang problema dun. Ano yung serving the Sabbath? Hello po. Asan yung serving na Sabbath mo doon? Nag-aaral ka ba naman ng Bible contextual? Ang tanong ko po dyan, sir, anong ibig sabihin po? Ayun na nga, ibig sabihin na nasa Judaism pa siya, masugid siyang sumusunod sa kautusan. Kung sabihin niyo, Hudiyo, ako, Hudiyo rin ako. Palating sa kautusan, ay nako, sumusunod talaga ako. Yun na siya, yun na ibig niya sabihin. So, dahil pareseyo ako. Acts 17 verse 1 and 2, sir. Okay, Acts 17, 1 and 2 naman tayo. Okay, ito naman tayo sa Acts 17, 1 and 2. Okay, Acts 17, 1 and 2. Okay. Sabi ganito, dumaan sina Pablo at sila sa Amphipolis at Apollonia hanggang sa makarating sa Thessalonica. Sa lungsod na ito'y may sinagoga ang mga Hudiyo. At ayon sa kinaugalian ni Pablo, siya'y pumasok doon. Sa loob ng tatlong makakasunod-sunod na araw ng Sabat, siya ay nakipagpaliwanagan sa kanila mula sa kasulatan. Yun na nga eh, nakipagpaliwanagan siya. Kinakonvert niya yung mga Hudiyo at mga Hintil sa pagiging Kristiyano. Basahin natin, Gawa 9 naman tayo. 9:29. 22 muna. Gawa 22. Nebe 22. Tanong ko po, sir, dyan. Naliwanagin ko kung anong ginagawa niya. Anong klaseng paliwanagan na ginagawa niya sa loob ng sinagoga? Anong klaseng paliwanagan? Datapwat lalo nang lumakas ang loob ni Saulo at nilito ang mga Hudiyo na nangananahan sa Damasco na pinatutunayan na ito ang Kristo, na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon at siya'y nagsalita at nakipagtuligsaan sa mga Greko-Hudyo, datapat pinagpipilitan nilang siya'y mapatay. Ang ginagawa pala doon ni Apostol Pablo, pag siya pumasok sa sinagoga, hindi para mangilin ng Sabat, kundi para hikayatin ang mga Hudyo at Kristiyano, Hudyo at mga Hintil, na sumali sa Kristiyanismo. Katunayan, nang tuturo siya na si Jesus ang Kristo. Balikan natin ang sinasabi doon sa Juan 9:22. Anong sinasabi sa Juan 9:22? Ganito ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil sa kanilang takot sa mga pinuno ng mga Hudiyo, sapagkat pinagkaisahan na ng mga Hudiyo na ang sinuman, gaya ni Pablo, magpahayag na si Jesus ang Kristo ay ititiwalag sa sinagoga. Ay ba't siya mangingilin doon? Tiwalag na siya. Hindi naman po sinasabi sa talata, sir, na kapag itiniwalag ka na po, bawal na pong mangili ng Sabat. Ano ba naman klaseng pulusot yan? Hindi po sinasabi ng Biblia, sir, na kapag ikaw ay tiwalag, bawal ka na pong mangili ng Sabat. Hindi nga. Ito, bigyan kita ha. Bigyan kita ha to prove sa iyo na hindi mangingilin si Pablo ng Sabat. Okay ha? Babasa ako, Galatia 4. Total, magaling ka naman sa konteksto eh. Kung talagang marunong ka sa konteksto, maunawaan mo to. Kung talagang marunong ka. Pero kung maramdaman mo na
Tagilid yung argumento mo, hahanapan mo na ako ng letra for letra. Unahan ko to, ha? Pag naramdaman mong tagilid ang argumento mo, hahanapan mo na ako ng letra for letra. Eto, sabihin nga ninyo sa akin, kayong nagnanais magpasa ilalim ng kautusan. Hindi ba ninyo naririnig ang sinasabi ng kautusan? Sinasabi roon na si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki. Isa sa aliping babae at isa sa malayang babae. Ang anak niya sa aliping babae ay ipinanganak ayon sa kagustuhan ng tao. Ngunit ang anak niya sa malayang babae ay pinanganak bilang katuparan ng pangako ng Diyos. Ito'y isang paghahambing. Ang dalawang babae ay larawan ng dalawang kasunduan. Ang isa ay ang tipan sa bundok ng Sinai na kinakatawan ni Hagar at ng kanyang mga anak na pawang mga alipin. So ang dalawang babae rito ay dalawang covenant. Yung isa galing sa Sinai. Alam mo na kung anong covenant ang galing sa Sinai. Binasa mo na yung kagabi, Deuteronomy 4:13. Si Hagar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai na nasa Arabia at larawan ng kasalukuyang Jerusalem sapagkat siya'y nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga mamamayan. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina. So may dalawang covenant dito. Yung isa from Sinai, yung isa naman yung nasa langit at yon ang ating ina. Tuloy. Ayon sa nasusulat, magsaya ka o babaeng hindi magkakaanak. Humiyaw ka sa galak, ikaw na hindi pa nakaranas ng hirap sa panganganak. Sapagkat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Mga kapatid, tulad ni Isaac, tayo'y mga anak ayon sa pangako. Noong una, ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay inuusig ng ipinanganak ayon sa kagustuhan ng tao. Gayun din naman ngayon. Ngunit ganito ang sinasabi ng kasulatan, palayasin mo ang babaeng alipin. Ano yung palayasin mo? Ano yung babaeng alipin? Yon ang covenant na galing sa Sinai. Paalisin mo. Paalisin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makibahagi sa mana na anak ng anak na malaya. You open the door. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin. Kumbaga, hindi tayo anak ng covenant na binigay sa Sinai. Ng alipin, kundi ng malaya. Yon. Hindi tayo anak ng alipin, ha? O yung alipin dito, yun ang covenant from Sinai. Hindi tayo anak ng covenant from Sinai. So bakit mangingili ng Sabat si Pablo? Eh nandoon sa covenant from Sinai ang utos ng pangingili ng Sabat. Hindi ngayon ang ating ina eh. Ang ating ina malaya. Oh, so yun. Siya mangingili ng Sabat. Kaya yung sinasabi mo, nangingili siya ng Sabat. Hindi ko sinungalingan yun, bro. Sige, sir. Respetuhin po natin yan. Respeto ko naman po yung mga beliefs ninyo kasi sa inyo po yan. Ang akin lang po kasi, sir, kasi gusto ko naman pong i-question yan sa inyo kasi po, kanina po, pagkatapos ko pong mag-present, nagtanong po kayo. Pasensya na po. Walang problema. Kuminsan po ay medyo hindi ko po masasabi ng diretso kasi hindi naman po ako fluent sa Tagalog, sir, at nag-aaral din po ako konti ng Tagalog. Filipino. So, pagka Tagalog po, hindi po talaga fluent po ako dyan. So, minsan po ay medyo nastuck po ako sa pagsasabi o pagtatanong. Pasensya na po sa ating mga tagapanood. To make his message known is our responsibility. So, he